Alright, magandang araw po sa inyo lahat. At sa kadahilan ng hindi nga po ako makapag-live dahil sa sobrang hina na aking internet, hindi ako makapag-YouTube. Dahil ang gamit ko kasi nga Wi-Fi is portable Wi-Fi lang na powered by Smart. So, napakahina niya mula kahapon hanggang ngayong araw nito dahil siguro sa nabalita na mayroong bagyo, kaya siguro ganun ang kahinaan ng kanyang signal. Napasok naman siya minsan pero napakatagal, ikot-ikot lang. So, pagka ganun kasi, ang tendency niya is malalaglag lang ang light ko. So, sayang naman, diba? So, ngayon is naisipan ko na mag-upload na lang. At ito nga, gagawa ko ng upload at ito ay isang tutorial. Tutorial ito about sa mga appliances natin. About sa kuryente ito. So, hindi sa mga hindi nakakalam, ako po naman ay nakapag-aral din ng kahit papano ng mechanical engineering. Hindi nga lang ako nakapasa sa board kasi hindi na ako nag-take kasi ano na eh. Parang alanganin na eh. So, ngayon bibigyan ko yung kaunting kalaman about dun sa mga tinatawag na AC at saka DC. Ano ba yung AC at saka DC? Yan tinatawag na AC-DC. AC. Yung AC. Yan. Yan. At saka itong DC. Yan. Ano ba ibig sabihin ng AC at saka DC? Sa pagdating sa mga appliances, makikita nyo kasi yan, naka-level yan doon sa ating mga appliances. Naka-level. May nakalagay na AC at saka may nakalagay na DC. Yung sa mga rep natin, usually yan nakalagay dyan mga AC. Oo. Lahat ng appliances natin na direktang isinasaksak natin sa outlet natin, sa mga saksakan natin, yan ay tinatawag na AC. AC yan, AC. Oo. Pero, ang ibig sabihin ng AC is alternating current. Current. Ay, mahina na yung aking basta ito na lang. Alternating current. Alter, ibig sabihin, kakuha ko ng ibang ano. Wait lang ha. Alternating current, ibig sabihin, kung gagamit tayo ng oscilloscope, yung pangtingin ng signal niya, ito muna tayo sa AC ha, AC. Kung gagamit tayo ng oscilloscope, yun ang ginagamit para makita natin ang signal ng kuryente. Yung AC, ang AC, meron tayong tinatawag na line. Ang AC kasi, ang signal niya is kapag ganito. Ayaw na magsisulat. Pambihira ko kayo sa ayan. Hindi ko pa naman nagagamit, pero wala na siyang talab. Parang ganito, guys. Ha? Kung ito yung line, ang alternating current, meron siyang wave na ganyan. Ayan. Kumbaga, may pataas, pababa, then tataas. Hindi siya stable. Hindi niyo makita, no? Hirap sa isa yan, no? Paano niyo pa makikita yun? Ngayon na eh, wala nang ano. Basta ang signal niya, guys, is
pag yun, no? Parang, yan, no? Pabago-bago siya. May pataas, then bababa. Then tataas, then bababa. Ganun ang signal na makikita nyo dun sa alternating current. At yan ay may, ano, may tinatawag na kung ilang degrees. Ito, isang, ito, compose of 180 degrees. Ito naman, hanggang dito, meron siyang 360 degrees. Ika nga, 360 din, balik na naman siya dun sa baba. Okay, yan yung alternating current at sinasabi. Ngayon, ang direct current naman, ang DC, kaya tinawag na DC, yan, is direct current. Kung titingnan natin, kung ang alternating current pa ganyan ang signal niya, ito namang direct current is diretso lang siya. Diretso lang siya, diretso. Hindi siya nagbabago ng direksyon. Direct current nga eh. Diretso lang siya, diretso. Oo, diretso. Yan ang pagkakaiba ng alternating current at saka ng direct current. So, ang lahat, yung nasa mga poste natin, yan ay AC yan, AC. AC yan. Yan ang alternating current. Mula doon sa poste, papasok sa bahay natin, ayan ay alternating current ang tawag yan. AC. AC voltage. AC voltage, AC current. Yan ang AC. Ngayon, ito namang direct current. Ito yung ano, itong mga charger natin ito. Charger. Pagpasok dito ah. Pagpasok dito AC. AC pa yan, AC. Pagpasok dito AC. Paglabas niya dito, yung output, yung sinasaksakan natin ng mga ito. Ito AC ha. Paglabas dito, DC na yan, DC, direct current na yan. So, meron siyang mechanism dun sa loob na mga parts. Dati kasi mga transformer ang ginagamit para makapag-convert ka ng AC to DC. Ngayon, iba na, mga parts na siya. Mga IC, mga transistor, resistor, mga capacitor, nandun sa loob. At siya yung nagko-convert ng AC to DC. Ito, halimbawa ito. Ito ay, kung tawagin natin, yung mga natin, kung tawagin natin ito, adapter. Adapter. Mayroon itong transformer sa loob. Transformer. Pagpasok dito ng kuryente, AC. Ngayon, paglabas niya dito, ay DC na siya. DC na. Hindi na siya AC. Kung baka kinonvert na siya. Halimbawa, pumasok dito ay 220 volts. Ngayon, meron niyang rate ito. Meron niyang, kumbaga, kung ilang voltahe ang ilalabas niya. Halimbawa, 220 volts, ang kailangan mong voltahe ay 9 volts. So, meron niyang transformer na ang nakalagay ay 220, ang output niya ay 9 volts. 9 volts. Hindi, guys, ay papaliwanag ko rin sa inyo na hindi 4K at transformer, ito, kagaya ito, transformer. Meron akong transformer dito eh. Dapat matagal ko na itong gagawin eh. Hindi ko lang magawa-gawa. Ito. Guys, ito yung tinatawag na transformer. Ito. Ito, meron ito dito sa loob. Kaso maliit lang. Maliit. Kaya nito, kung titingnan nyo ito, guys, ha. Ito, ha. Yan, ha. Kita nyo ba yan? Ito. Ito, 220. Nakasulat, 220.
Ibig sabihin, yung input niya ay 220 volts. Ha? Tapos, ang output niya ay, ito, ang output niya ay 12 volts. Ha? 12 volts, ha? Ibig sabihin, kapag pumasok dito ay 220, paglabas dito ay 220 volts ang pumasok, pag lumabas dito ay 12 volts na lang. Oo. Pero, ito, pumasok ay 220 volts AC, paglabas, AC pa rin. AC pa rin siya. Kaya nga lang, 12 volts na lang. From 220, ibinaba niya sa 12 volts. Ganun yan, guys. So, paano siya magiging DC? Paano ba ito naging DC? Ang output, ito. Paano siya naging DC? So, guys, ito, meron siyang mga parts. May mga parts na gagamitin, ikakabit sa kanya dito sa 12 volts para siya maging DC. At ito yung tinatawag na diode. Ito, diode yan, oh. Diode yan, oh. Yung diode, merong anode at saka merong cathode na tinatawag. Oh. Ito kapag ito ay ikinabit nyo dito sa transformer, ikinonekta nyo dito sa output niya dito, halimbawa yan, ikinabit nyo ganyan. Usually, ang masusukat nyo dito, halimbawa, sinukatan nyo ito. Yan, sinukatan nyo yan. Yan, laglag pa. Laglag pa yung isa. Sumay ko sa akin. Wala. Ano ba yun? Ito pala isa. Wait lang, guys, ha? So, meron tayong tester na ginagamit dyan. Itong tester. Para masukat mo kung ilang voltahe yung lumalabas dito sa transformer na ito. Ngayon, halimbawa, kagaya na sinabi ko kanina, para maging DC ang voltahe, ito, yung, halimbawa, ito, 12 volts, para maging DC siya, from AC to DC, kailangan mo nitong gumamit itong diode na to. Ito. Diode yan. Ito yung magko-convert ng AC to DC. Ah, maliwanag, guys, ha? Para ma-convert ang AC to DC ay kailangan mo ng diode. Okay. So, pag gagawa ka ng power supply na tinatawag, kailangan mo nitong diode. Okay. Ngayon, hindi porket may diode ka na, nilagay mo DC, ay okay na siya. Hindi pa siya okay. Ito, okay na ito. Kompleto na kasi ito, eh. Kaya ito, pag sinaksak mo dun sa 220, paglabas niya dito, ay DC na. Pwede mo na magamit. Ito, hindi. Pag ito ay nilagay mo dito, although DC na lumalabas dyan, pero kailangan mo pa rin ng kapasitor. Ito, kapasitor, guys. Kapasitor to. Nilalagay naman ito dito, ikakabit mo ito dito, sasangkap mo ito dito, para yung output niya, yung voltahe niya, ay maging malinis. Malinis siya, malinis. Kasi kapag wala yung kapasitor, kapag ginamit mo to, sinaksak mo sa iyong mga sa iyong radyo or kahit saan, ang marami siyang yung humming, kakaroon siya ng ingay. So ang trabaho nitong filter capacitor to, ang trabaho niya is i-filter lahat ng noise ito, kasi may noise kasi itong transformer, eh, siyempre, from AC na binaba niya yung voltahe, AC 220, binaba niya sa 12 volts. So, may mga noise yan. So,
So, ang trabaho naman ito is isalain yung mga noise na yon para kapag labas ng boltahe, yung boltahe doon sa output niya, paglabas is malinis siya. Hindi, wala siyang mga noise. Walang ingay. Wala kang ingay na. Kaya, ito, magkakapartner ito. So, para makabuo ka ng DC power supply, ito ang kailangan mo. Isang transformer, isang dalawang diode, at saka isang kapasitor. Dalawang diode. Pero ano naman yan, guys, ha? Marami kasing tinatawag na, no, na pag gumawa ka ng transformer, meron tayong tinatawag na half-wave. Ang tawag kasi dyan, half-wave rectifier. Pagka, halimbawa, ito yung transformer mo. Yan. Tapos, yan. Ito, input mo. 220. At dito naman ay 12 volts. Ito, 12 volts. 12 volts. So. Yan. Tapos dito, meron niyang ano, zero sa gitna. Yan, ganyan, no? Itong input mo to 20, ito yung transformer mo. May wire yan, eh. May wiring yan, eh. Yung ito, 12 volts, sa gitna, zero. Ito yan, guys. Ito, oh. Ayan. Ayan, oh. Kita nyo ba? Yung nasa gitna niya, zero. Ngayon, kapag ang gagawin mong half wave lang, ito lang ang gagamitin mo, half, kalahati, ito. Ito lang. 120 volts. Ito lang ang gagamitin mo. Lalagyan mo siya ng diode. Yan. Ito, wala, direkta ito dito. Wala itong diode. Isang diode lang ang gagamitin mo. Kaya ang tawag dyan ay half wave rectifier. Ngayon, kapag ka, ang gagawin mo naman ay full wave rectifier, isa pang diode ang kailangan mo dito. Yan. Isa pang diode. Gaya mo lang ganyan. Yan ang, yan ang symbol ng diode, guys. Ganyan. Yan. Okay? Ganyan ang symbol ng diode. So, kapag ganito ang ginawa mo, ang tawag naman dyan, full wave rectifier. Full. Kapag isa lang, ang tawag dyan, half wave. Kapag dalawa, full wave rectifier. So, yun ang, ano guys, yun ang mga, ano ng mga rectifier. Ganyan, itong transformer, yan, ganyan. Okay, so 20 yung input, ang output mo, 12 volts. So, kapag ginawa mo ito, ang magiging output niya dito, 12 volts, DC na, 12 volts, na. Ayaw na tumalab. 12 volts DC na siya. Yan. 12 volts DC. May 12 volts DC na siya. So, kapag ka may diode na siya, tapos may kapasitor, halimbawa, lagyan natin yung kapasitor. Dito. Ito. Lagyan natin dyan. Meron niyang kapasitor. Lagyan natin ang kapasitor dito sa gitna. Ayan. Kapasitor. Dalawang kapasitor. Ayan. Dalawa. Ayun, tumalab. Yung, ito lagi, itong zero, ito yung negative palagi, ito negative. Itong zero, negative side palagi yan. So, ganun.
So, ulitin ko para makagawa ka ng na tinatawag na adapter. Ito, adapter. Para makagawa ka nito, kailangan mo ng transformer, diode, ito, diode, at saka capacitor. Yan lang. Makagawa ka na ng transformer na tinatawag. Ng isang DC power supply ng output ay 12 volts. Depende kung anong nakalagay dito na output. Kung ang nakalagay dito ay 9 volts, o di 9 volts yung magiging output mo. Kung 6 volts, 6 volts ang magiging output mo. Okay guys, yan. Okay ha? So yun, yun lang muna tayo at saka na natin i-actual yan. So tandaan lagi ha, kapag ang nakalagay doon sa appliances nyo ay AC, kapag ang nakalagay ay AC, yan, AC, ibig sabihin, yan ay alternating current. Ibig sabihin, direkta mong isasaksak yan doon sa outlet. Direkta. Direkta, direkta. Ngayon, kapag ang nakalagay naman ay DC, ayan, ayaw tumalabi. Kapag ang nakalagay ay DC, so, meron niyang kasama, kapag ang appliances mo ay may nakalagay na DC, meron niyang kasamang ganito. Ito, ito. Example ko kayo guys, ha. Ito ha. Ito, kagaya nito guys. Ayan o. Ito. Ayan o, may nakalagay siya na DC. DC, di ba? DC. Oo. DC ang nakalagay dyan. DC, 9 volts. DC. Okay. DC, 9 volts. So, ang kailangan mo, kailangan yan ay ito. Ito. Hindi mo pwedeng i-direkta ito. Isa, meron ka, i-direkta mo dun sa, hindi pwedeng i-direkta sa AC. Sa bugto. Sira to. Kapag ka, dinirekta mo sa dun sa AC. Hindi pwede. Kailangan siya ng ganitong transformer. Na ang output niya ay 9 volts. Isasaksak niya dyan. Hindi pwedeng i-rekta nang wala ito. Pag ginawa niyo yun, direkta niyo yan dyan. Ang mangyayari dyan, sira ito. Mawawasak tong ano mo, yung appliances mo na ito. Alright? Okay. Sa mga ano naman, simple-simple lang naman guys. Basta AC, yung kagaya na electric fan, plancha, rep. Yan, may nakalagay naman dyan sa kanila na kung anong gagamitin mo. Nakalagay lagi dyan AC. Okay? Lahat dyan AC. Meron namang mga ano, mga uso ngayon na mga electric fan na maliliit na may kaila ang rechargeable naman siya. So ito, ito mga charger natin sa cellphone natin, ito ay yung input, ito ang input niya ay AC, pero yung output niya ay DC. DC ito, DC. Okay? So sana ay nabigyan ko yung nakaunting kalaman about dun sa kuryente na tinatawag na AC at saka DC. Okay? So, hanggang dyan lang ha, guys. At sa susunod, i-actual ko sa inyo kung paano ang gumawa ng transformer. Ng ano, ng power supply. Power supply na from AC to DC. Kung paano gumawa. At papakita ko rin sa inyo kung paano sa susukatin. Para malalaman nyo kung tama ba yung ginawa. Okay. Okay, hanggang dito na lang guys. At maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong panonood ng aking tutorial. At sana nakapulutan nyo ng kahit kaunting aral man lang.
Okay, thank you guys and bye-bye. See you again sa susunod kung vlog about sa paggawa ng transformer na paggawa pala ng power supply na output ay DC. Okay? Bye-bye.